Sa panahon ngayon, marami tayong nakikita na mga tao na nagmamalimos sa kalye. Umaasa na lamang sa mga taong nag-aabot ng konting barya, habang iba naman ay nagkakalkal ng mga lata at bote sa basurahan sa pag-asang makakabili ng pagkain nila. At yung iba naman ay kumukuha ng pagkain sa basurahan sa sobrang hirap ng buhay. Isang kwento na naman ang maibabahagi ko sa araw na ito na tiyak ay kapupulutan natin ng aral at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-like at subscribe at ang button bell para ma-notify ka sa mga paparating kong mga videos. Ito ang kwento ng ating video. Isa sa mga batang ito ang kailangan niyang magmamalimos upang makakain siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sheila. Kumakalam na ang sikmura sa batang ito na wala man lang nagbigay sa kanya kahit konting tulong. Sobra na ang kanyang pagmamakaawa pero wala talagang pumapansin sa kanya. Dahil sa kanyang nararamdamang gutom na sumasakit na ang kanyang sikmura at nanghihina na rin siya, napilitan siyang maghanap ng pagkain sa basurahan sa tapat ng isang restaurant na kilala sa lugar na iyon. At doon nagtungo ang batang si Sheila. Inaabangan niya ang paglabas ng mga customer upang humingi ng kanilang mga tira-tira na pagkain. Habang matyaga ang batang si Sheila na naghihintay, ay lumabas ang isang waiter at sinabi ng waiter, "Bata, umalis ka na riyan at baka makita ka pa ng aking amo. Ubod ng kasungitan pa naman yun." "Kuya, pahingi naman po ng kunting pagkain. Gutom na po ako at masakit na rin po ang aking sikmura. Maawa ka sa akin, kuya." Pagmamakaawa sa batang si Sheila. "O sige bata, kapag bibigyan kita ng pagkain ay aalis ka na ha at huwag ka na magtatawag pa, baka mapagalitan na ako." "Opo kuya, salamat po." Nabuhaya ng loob ang batang pulowi na si Sheila. Isang sandali pa ay naglabas na nga ng pagkain ang waiter. Natawagin na lang natin siya sa pangalang Carlo at ibinigay niya sa batang pulowi na si Sheila. Tuwang-tuwa ang pulubing si Sheila dahil sa wakas ay magkakalaman na ang kanyang sikmura. "Maraming salamat dito kuya. Sa totoo lang po ay ilang araw na po akong hindi nakakain ng maayos na pagkain. Ang sakit na po ng sikmura ko. Di ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo." Naiiyak na wika ng bata. "O sige na bata, yung usapan natin ha. Umalis ka na rito at baka makita ka pa ng amo ko at mapagalitan pa ako." "Baka makita ka pa ng amo ko na binibigyan kita ng pagkain at baka matanggal pa ako sa trabaho." Umalis naman ang batang pulubi na si Sheila sa tapat ng restaurant. Masayang masaya ito dahil sa wakas makakain na siya ng masarap na pagkain. Iniisip din niya kung paano niya titipirin ang pagkain na binibigay ng waiter. Ayaw na kasi niyang magutom pa ulit. Hindi pa nakalayo sa restaurant, ang batang si Sheila ay hinaharang na siya sa ilang mga kabataan at pilit na inaagaw sa kanya ang daladala niyang pagkain. "Bigyan mo naman kami, Sheila. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang kakain. Mukhang masarap pa naman yan." "Napulot ko lang ito sa basurahan. Sapat lang ito para sa akin. Kung gusto nyo, ay humanap na rin kayo ng sa inyo." Sambit ng batang pulubi na si Sheila. Ngunit ayaw siyang tantanan ng mga kaparehong bata sa lansangan. Sa pilitan nilang kinuha ang daladalang pagkain sa batang si Sheila. Nang makuha na nila ang pagkain na daladala ni Sheila ay itinulak nila ang batang si Sheila at iniwan na nakahandusay sa kalsada. At nakita ito ng waiter na si Carlo ang mga pangyayari. Sa kanyang awa ay dali-dali niyang pinuntahan ang batang si Sheila upang matulungan niya. Tinulungan niya itong makatayo. "Okay ka lang ba bata? Nasaan ba kasi ang mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lang na naghahanap ng pagkain?" "Kuya, wala na po akong mga magulang. Ulila na po ako."
Mag-isa na lang po akong nakatira sa may bangkita. Awang-awa naman ang waiter na si Carlo sa kanyang nalalaman. Halika bata, sumama ka sa akin. Bigyan kita ulit ng pagkain. Pero kainin mo na agad ha. Isinama ng waiter na si Carlo ang batang si Sheila at agad itong kumain dahil gutom na ito. Sobra-sobra ang pasasalamat sa batang si Sheila. Ilang sandali lang ay lumabas ang may-ari ng restaurant at nakita niya ang waiter na nagbibigay ng pagkain sa pulubing si Sheila. Kaya naman pala panaiikot dito ng mga palaboy dahil pinagbibigyan mo sila. Di ba maliwanag sa'yo na bawal ang pagbibigay ng mga natitirang pagkain? Sambit ng may-ari ng restaurant. Baka gusto mong sisantahin kita sa trabaho mo. Marami ang may gusto sa trabaho mo. Pasigaw ng may-ari ng restaurant. Sir, wag naman po. Tinulungan ko lang po ang batang ito dahil wala na po siyang mga magulang at gutom na po siya, sir. Hindi ko na problema ang bagay na yun. Paalisin mo siya sa tapat ng restaurant ko. Ngayon din, dahil kung hindi, isasama kitang palalayasin. Pasigaw sa masungit na may-ari ng restaurant. Dahil sa takot ng waiter na mawalan siya ng trabaho, pinakiusapan niya ang batang si Sheila na umalis na sa tapat ng restaurant. Bata, sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Mamayang gabi alas 8, magtapon ako ng basura dyan sa may gilid. Papasok na ako at baka mawalan pa ako ng trabaho. Maraming salamat kuya, pasensya na po kayo sa akin. At umalis na ang batang si Sheila sa harap ng restaurant. Habang naglalakad, ang batang si Sheila ay bigla niyang naisip kung bakit sinabi ng waiter sa kanya ang kanyang trabaho sa mga oras na yun. Kaya naisip ni Sheila na baka binigyan siya ng isang mensahe sa isang waiter na pwede pa siyang bumalik sa lugar na yun mamayang alas 8 ng gabi. Kaya nagbabaka sakali ang batang si Sheila at bumalik siya sa tapat ng restaurant eksakto na palabas ang waiter para magtapo ng basura. Hindi ba't sinabi ko sa'yo bata na bawal ka na rito? Ilalagay ko na rito yung basura ha at papasok na ako sa loob. Baka makita ka pa ng amo ko, mapapagalitan pa ako doon. Pagkapasok sa isang waiter na si Carlo sa loob, ay agad kinalkal ng batang si Sheila ang basura. Nagulat siya sa nakita niyang may mga pagkain sa loob nito nakabalot sa isang plastic bag. At naunawaan ng batang si Sheila ang mensahe na sinabi ng waiter na si Carlo sa kanya. Kinabukasan ay muling bumalik ang batang si Sheila sa gilid ng restaurant sa kaparehong oras. Muli na naman siyang nakakita ng isang supot na puno ng malinis na pagkain. Nakalagay ito sa plastic bag. Pakiramdam ng batang si Sheila ay sinasadya na ito ng waiter na si Carlo. Umabot ng 12 taon na buhay ang batang pulubi na si Sheila dahil sa pagkain na binibigay ng waiter sa kanya. Isang araw, nagtaka ang waiter na si Carlo dahil hindi na niya nakikita ang batang pulubi na si Sheila na kumukuha ng pagkain sa basurahan. Sinubukan niya itong hanapin, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ang batang si Sheila. Lumipas ang 5 taon ay naroon pa rin ang waiter na si Carlo, nagsisilbi sa restaurant. Marami na ang nagbago at humina na rin ang binta ng restaurant dahil sa mga bagong nagsulputan na mga bagong kainan sa paligid. Mayroon na rin bagong restaurant na itinatayo sa tapat mismo na pinagtatrabahuan sa waiter na si Carlo. Naku, mainit na naman ang ulo ni boss dahil konti na lang daw ang kumakain dito sa restaurant. Ang sabi pa nga niya ay magtatanggal na daw siya ng mga tauhan. Saad ng isang kasamahan sa waiter na si Carlo. Natakot ang waiter na si Carlo dahil sa kanyang edad ay malaking tsansa na siya ang tatanggalin. Paano na ang buhay niya? Sa kanyang sobrang pag-iisip ay hindi na niya napansin ang baso sa tabi niya. Natabig niya ito at nabasag at mayroon palang isang customer na nakaupo. Pasensya ka na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Sandali lang, lilinisin ko lang ang bubog. Ayos lang ako kuya, huwag po kayong mag-alala. Sa tingin ko po ay malalim ang iniisip niyo. Maari ko po bang malaman? Tanong ng isang dalaga. Naku, wala ito. Pasensya ka na ulit, ma'am. Saad ng waiter na si Carlo. Ilang saglit pa ay dumating na ang may-ari ng restaurant. Kaya hindi ka umaasinso sa buhay dahil tatanga-tanga ka. Ibabawas ko yan sa sahod mo. Ang nabasag mong mamahaling baso.
Pasigaw sa may-ari ng restaurant. Panay ang pakiusap ng waiter na si Carlo na huwag ibawas dahil hindi na sapat ang kanyang sinasahod. Boss, may sakit po ang anak ko. Patawarin niyo po ako, hindi ko naman po sinasadya. Paliwanag ng waiter na si Carlo. Ngunit, lalo lamang itong ikinagalit sa may-ari. Ginoo, kung mali naman pala ang ginagawa sa waiter niyo, bakit hindi niyo na lang siya tanggalin sa trabaho? Tutal, hindi naman pala siya nakakatulong dito. Saad ng isang dalaga. Ma'am, huwag ka naman po magsalita ng ganyan. Kailangan ko po ang trabaho ko. Hindi ba ang sabi mo kanina ay ayos ka lang? Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pagmamakaawa ng waiter na si Carlo. Tama ang sinabi ng customer na ito. Mas mainam pa na tanggalin na kita. Hindi ka na rin nababagay sa restaurant ko dahil may edad ka na at wala ka na rin pakinabang. Muling sambit ng may-ari ng restaurant. Napaiyak na lang ang waiter na si Carlo sa sobrang sama ng loob. Ginoo, talaga bang tinanggal mo na ang waiter na ito sa restaurant mo? Tanong ng dalaga sa may-ari ng restaurant. Oo naman, yan ang dapat sa kanya. Matagal ko nang gustong tanggalin ang lalaking ito. Ngayon lang ako nakahanap ng pagkakataon. Tugon ng may-ari ng restaurant. Mabuti ng maliwanag. Dagdag pa ng isang dalaga. Kuya, tutal ay wala ka na pong trabaho ngayon. Baka pwedeng sa restaurant ko na lang po kayo magtatrabaho bilang manager. Diyan o, sa may ginagawa sa tapat nito. Nagangiting wika ng dalaga. Ako po, kukunin mo bilang manager. Waiter lang po ako dito, ma'am. Baka nabibigla lang po kayo. Pagtatakang wika ng waiter na si Carlo. Hindi po, kuya. Talagang matagal ko nang pinangarap na magtayo ng restaurant sa tapat ng restaurant na ito at kunin kayo bilang isang manager. Pasensya na po at medyo natagalan. Hindi pala ganun kadali ang magpatayo ng isang social na restaurant. Nakangiting wika ng dalaga. Maging ang may-ari ng restaurant ay naguguluhan. Sino ka ba talaga? Bakit parang pinaglalaruan mo lang kami dito? Inis na tanong ng may-ari ng restaurant. Ako po si Sheila, may-ari sa tinatayong restaurant, dyan sa tapat nyo. 15 years na po ang nakalipas, nang isang waiter dito ang tumutulong sa akin para maibsan ang kumakalang kong sikmura. Mula noon ay pinangarap ko na maibalik sa kanyang kabutihan na nagawa niya sa akin. Sayang nga lang at hindi ako nakapagpaalam sa kanya noon nung kinuha ako ng mga madre sa simbahan. Kinukop nila ako at pinapaaral. Sa awa ng Diyos ay natupad ko na ang aking pangarap, paliwanag ng isang dalaga. Gulat na gulat ang waiter na si Carlo sa muling pagkikita nila sa batang si Sheila. Hindi niya akalain na ang batang pulubi noon na natulungan niya ay umaasinso na ngayon. Kuya, pagbukas po ng restaurant ko, kayo na po ang manager, sumama na po kayo sa akin. Sa inyo naman po, Ginoo, may-ari ng restaurant na ito ay maraming salamat sa inyo na tinanggal nyo na si Kuya. Sa wakas, makakaganti na ako sa kanya. Sa totoo lang po, kaya nalugi kayo dahil sa sama ng ugali nyo po. Nung nagbukas na ang restaurant, ay magkasama na sila Sheila at Carlo na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kaibigan, maraming salamat muli.